Hello po. Hello po ulit sa inyo. Pasensya na kayo, bihira lang ako gumagawa ng YouTube channel, ng mga video sa YouTube channel ko. Kasi nga, alam nyo na, enrollment, mas unahin natin yung sa trabaho bago itong sa mga may kasiyahan natin dito sa mathematics. Ay, bay, pinakita ko na rin pala. Ito nga pala yung ituturo ko ngayon sa inyo tungkol sa abacus. May dalawang klaseng abacus na forma. Isa ito, saka yung kadalasang ginagamit ng mga Chinese. Kung di ako nagkamali, ang tawag ron is swan pan. Yun. Okay, ang plural word, abusi or abukas, abacuses, parang ganon. Itong abacus ay nanggaling sa, din, sabi nila nanggaling ito sa Near East ng Europe, China, at saka ng Russia bago ma-adapt yung Hindu-Arabic system or Hindu-Arabic numeral system. Pero hindi pa talaga nila alam kung saan talaga nanggaling itong abacus. Basta alam lang natin nanggaling ito sa Near East ng Europe, China, and Russia. Okay? Ito, ang abacus. Okay? Tuturo ko sa inyo kung paano ba gamitin ang abacus. Okay? Ayan. Sa abacus, meron ka makikita rito. Bawat linya. Okay? Ayan. Ito, ang ano dyan, place value yan. Yung nasa ilalim, ito. Yan yung ones. Okay? Ones, tens, hundreds, thousands, ten thousands, hundred thousands, tapos millions, ten millions, hundred millions, billions. Okay? Yun nasa itaas, billions. Okay? Halimbawa muna tayo sa addition. Guys, mga sir, at saka mga ma'am, medyo kapag nanon kayo, na medyo na replay nyo lang. Okay? Para maanuhan nyo. Okay, halimbawa, in basic muna tayo, 8 plus 8. Siyempre, alam natin sagot 16, tama ba? Okay, paano yun? Kasi ginagamit to, siyempre, hindi nga, wala pang calculator. Kung natin, nasira yung mga calculator nyo. Tapos meron kayo abacus, ito magagamitin nyo. Pero balik muna tayo dun sa 8 plus 8, okay? Bibila ako ng 8 sa ones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Plus 8. 1, 2, dahil nakasampu ka na, ilagay mo ngayon yung 2 rito. Okay? Nakasampu ka na eh. Ibalik mo na siya. Tandaan nyo, naka 1, 2 na ako ha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 plus 8, 16. Tama ba? Ito, 10. Kasi nasa place value siya ng 10s. Ayan, 10 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaya 16 ang sagot. Ganon sa addition. O, halimbawa, 4 plus 21. 4 plus 21, okay? Ano yun natin? 4. 1, 2, 3, 4. Plus 21. Okay? 20, nasa tanda nyo yung 20, nasa tens yun. 10, 20, tapos 1. Ayan. Kaya, 4 plus 21 equals 25. 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ganun po siya. O, isa pa. Halimbawa naman is 21 plus 35. Ayan po ha, makikita nyo. Anong sagot? 47. Tingnan natin. 12 plus 35. 10, 1, 2. 12 yan. Okay? Plus 35. Bilang tayo ng 30. 10, 20, 30. 31, 32, 33, 34, 35. Okay? Ilan kaya siya ngayon? 10, 20, 30, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Okay? Kaya ang sagot ay 47. Ayan po sa addition.
Ngayon, paano naman kaya sa multiplication? Okay? Paano kaya multiplication nito? Punta muna tayo sa pinaka-basic. One digit times one digit tayo muna. Halimbawa, ang ginawa natin is simple muna. Simple muna tayo. Is, kasi mag 7 times 8. Okay? Iba ng forma kapag multiplication kaysa sa addition. Okay? 7 times 8. Ibila ako ng 7 dito. Ay, sa ibabaw muna ako. Magbibilang. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. Times 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Ngayon, ganito gagawin natin yan. Ito, babawasan natin. Alam naman natin na 1 times 8 equals 8. Ito, 8 na. Okay? Kasi alam natin, 1 times 8 equals 8. Ayan, meron ko na dyan. Iatras mo na siya dito. Tapos, isa pa ulit. 1 times 8 muli equals 8. Bilang ka ng 8. 1, 2, naka-10 ka na. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Atras mo dito. 8 uli. 1, 2, 3, 4, 4 ha, tapos naka-10 na, 4, 5, 6, 7, 8. Atras ulit natin to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapos 7, 8. Atras naman natin to. Bilang ulit tayo ng 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, atras naman ulit natin to. Dahil nakasang po na. Ayun na natin to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isa pa. Atras natin to. Bilang ulit ng 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ibig sabihin, ang sagot daw ay 10, 20, 30, 40, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56. 56 yung tamang sagot. Okay? Ganun po yung paggamit ng abaco sa multiplication. Isa pa. One digit times two digit tayo. Okay? One digit times two digit. Halimbawa is 6 times 34. 6 times 34, ang sagot ay 204. Okay, tignan natin kung tama. Sa ibabaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Times 34. Ito yung 10, tama ba? 10, 20, 30. Tapos, 31, 32, 33, 34. Okay. Ngayon, isa-isa natin. Ito, unang abante nito, huwag ka muna mag-usaw. Kasi automatic. 1 times 34, 34. Okay. Ngayon, 1 times 34 uli, 34 uli. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 34. Tapos, abante. Okay. Tapos, 34 uli. 1, 2, 3. Tapos, 1, 2. Laksan po na. 2, 3, 4. Okay. Dahil nakasampu na to, kailangan mo siyang ibalik. Pag binalik mo siya, mag-aabante ka dito. Okay. Ayan, para may balik mo. Ngayon, ito naman. Bilang tayo. 1, 2, 3. Tapos, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Tapos, isa na naman. Bilang ulit tayo. 1, 2, 3. Tapos, 1, 2, 3, 4. Okay? Tapos, isa pa. Uy, napadoble yata ito kanina. Okay? Bali, nakabante na ako kanina uli. Anin ko lang rito. Bilang ulit tayo ng 34. 1, 2, 3. Okay? Tapos, balik. Abante natin to.
bante natin, tapos bilang 1, 2, 3, 4. Nakasampu na tayo. Balik natin ito. Abante natin ito. Okay, tapos balik. Ah, ayan. Ang sagot ay 204. Okay? 200. 100, 200, tapos 4. Ayan. Ulitin natin ha. Baka nalito kayo. Last. Ulitin natin. Ano ko lagay is 6 times 34. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos 34. 1, 2, 3. Tapos 1, 2, 3, 4. Ayan. 6 times 34. Abante natin to. Huwag ka muna mag-ano. Tapos abante ka uli ng isa pa. Saka ka na magbilang. 1, 2, 3. Tapos 4. 1, 2, 3, 4. Okay? Abante mo uli ito. Tapos bilang ulit 34. 1, 2, 3. Tapos 4. 1, 2. Okay, dahil yan, nakasampu ka na, balik mo na to. Okay, 3, 4. Tapos abante ulit natin to. Ayan, tapos bilang ulit ng, oops, sumama na, ablagi ka na. 1, 2, 3, tapos apat ulit. 1, 2, 3, 4. Sa pa, bilang ulit ng tatlo. 1, 2, 3, tapos 4. 1, 2, 3, 4. Oops, nakasampu ka na. Abante mo na to. Pag inabante mo na siya rito, matik, maglalagay ka ng isa. Okay? Ayan. Tapos, isa pa. Ayan. Tapos bilang ulit na 34. 1, 2, 3. Tapos, balik natin. Naka 100 ka na. Tapos bilang ulit ng 4. 1, 2, 3, 4. Ayan. Kaya ang sagot is 100, 200, 200, 1, 2, 3, 4. 204. Okay? 204. Ganun po. Okay? Kapag medyo naanan po kayo, replay nyo lang po. Okay? Susunod na video ko nito, subtraction naman tayo at saka division gamit itong abacus. Okay? Kapag meron lang po kayong medyo katanungan, ulit-ulitin ko po. Punta lang kayo sa messenger ko, hanapin nyo or i-add nyo ako to my Facebook, Mike Manal, okay? Tapos, or i-add nyo lang po ako, ito syempre i-confirm ko kayo. Tapos, syempre, chat nyo ako if you have a question, kahit anong tanong related sa mathematics, sasagutin natin yan, okay? By the way nga pala, alam nyo, pinakamagandang gamitin sa pagre-review ng math ay ang Singapore Math. Okay. Yung MSA. Napakaganda po na itong gamitin. Ayun, pang grade 4, 5, and 6. Okay. Marlene Math. Marlene Math. Alam nyo, nung inaano ko to, mas masabi kong yung anak ninyo medyo mas aano siya. Mas lalong lalawak yung kaalaman niya sa mathematics. Napaganda po nito ng Singapore Math. Uy, hindi po ako mga tawag ito, yung parang inaano niyo sa mga TV. Inaano ko lang, maganda lang siyang pag-aralan. Sinubukan ko kasi ito. By the way, matagal na sa akin ito. Siguro, 1 year pa lang ako nagtuturo sa private. Tapos nagkaroon kami ng seminar about this Singaporean mathematics. Maganda siya, lalo na sa word problem. Okay. Po. Marami po salamat. Thank you po. Again, pag walang knowledge, walang power. Because knowledge is power. Salamat po. Ingat-ingat po tayo ulit.